I love you. I love you. Tatlong salita na may limang litra ng alpabeto. Minsan nakakakilig, minsan nakakabigo. Di mo alam kung biro ba o totoo. I love you. Minsan, handog niya ay saya, pero madalas luha. Kaya bago mo sabihin, pag-isipan mo muna. Mahal mo ba talaga? O gusto mo lang dahil mahal ka niya? Huwag ka mag-I love you kung di mo kayang panindigan hanggang dulo. Huwag mong sabihan ng I love you kung iba naman ang nasa puso mo. Huwag ka mag-I love you kung di ka naman talaga seryoso. Lalong huwag kang mag-I love you kung kinikilig ka pa rin sa text ng ex mo. Huwag kang mag-I love you kung habang kaharap mo siya, iba ang nasa isip mo. Dahil ang salitang I love you, di ginagamit para lang makapanloko. Huwag kang mag-I love you kung pagkatalikod niya, iba naman ang kahawak kamay mo. Dahil ang salitang I love you ay pinaninindigan at di dapat gamitin sa kalokohan. Kaya huwag mong sabihan ng I love you kung masama intention mo. Lalo na kung di mo siya kayang ipagmalaki sa harap ng ibang tao. Huwag kang mag-I love you kung wala kang balak makasama siya sa future mo. At huwag mong sabihan ng I love you kung di mo kayang ipakilala sa pamilya mo. Huwag ka mag-I love you kung pag-alis niya may ka-text kang iba. At huwag ka mag-I love you kung habang umiiyak siya may kalandian kang iba. At lalong huwag mong sabihan ng I love you kung konting away mo ang lalabas sa bibig mo ay salitang maghiwalay na tayo. Mas mabuti pang masaktan sa salitang I hate you. Nakalaunan, baka pwede pang maging I like you kaysa I love you na ang karugtong nun may naloko na naman ako. Kaya ang salitang I love you, bago mo bitawan, siguraduhin mong nakahanda kang panindigan. At higit sa lahat, handa kang ipaglaban, wag lang siyang masaktan.